Hello! Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ngayon, may gagawin akong na naman dito. Dalawa itong bell pepper. I-bake natin siya, pero may mga ingredients tayong gagawin at ilalagay dito. I-bake natin ito pag naluto na natin yung mga ingredients niya. Ayan. Ang tawag nun is bell pepper stuff. Kaya yun ang gagawin ko. Kaya tara! Ayan guys, hinanda ko na yung mga ingredients natin na nandito. So ipapakita ko na sa inyo ngayon. Ayan guys, ang kailangan natin ay cheese. Kahit anong cheese. Mapa-cheddar man yan. Basta kung anong meron kayo. Onions, garlic. Ito lang yung natira kong onion pala kasi. Yan na yung pinakalas. Di pa kami nakapunta ng grocery. Kailangan ko itong lutuin, itong bell pepper. Kasi parang paano na siya, papalambot na. At ground beef. Ground beef po yan. Nabigay ng friend ko dito na Pilipina rin. Kailangan din natin ng kanin. Yan. Pero kulang pa yung kanin. Nagsasaing pa po ako. Tapos, ito yung mga ano natin. Garlic and scallion. Yan. Pepper. Seasoning. Wala kasi akong ano dito. Ibang mga seasoning. So, yan lang. At saka, ito rin. Paborito ko to. Pag nagluluto ako ng mga sinabawan din. Kahit na yung mga gisa-gisa. At soy sauce. Yan. Yan guys. Yan lang yung mga ilalagay ko dito. Kaya mag-start na tayo. Okay guys, maghiwa muna ako ng onions at garlic. At pati rin to, hiwain ko rin yung ito, tanggalin ko. Okay, guys, may sasabihin pa ako. Kailangan po, nagkamali ako sa pagpili ng nito. Kasi hindi siya katulad nito sa isa. Kailangan kasi nakatayo siya. Kasi ito yung, ano niya talaga, puwetan, di ba? So kailangan nakaganyan talaga siya. Eh ito, mahaba siya. Hindi ko siya mapatayo. So, kailangan hanapan ko siya ng paraan para tatayo siya mamaya pag i-bake ko siya sa oven. Yan. Okay guys, maghiwa muna ako ng to garlic. Babalatan ko muna. Yan guys. At ngayon naman guys, maghiwa ako ng sibuyas. Kasyang-kasya naman tong sibuyas na to isa dito sa dalawa. Ayan. Hindi ako perfecto nga. Hindi ako chief cook. Gaya-gaya lang. Kailangan ko lang talagang malaman ko yung ano yung ibang luto dito sa Amerika, ganun. Ano mo yun? Gusto ko matuto rin. Kasi parang hindi naman nakakasawa yung mga kinakain namin. Ganun lang. Alam kong hindi naman perfect yung pagkaluto ko. Pero ginawa ko naman yung best ko. Charot. Ngayon guys, ito naman yung hiwain natin. Dapat hiwain natin na pag ganito. Yan. You know, yung nakatayo siya ganyan. Kasi ito, kasi hindi mo siya mapatayo like that, oh. Oh. Natutumba siya, so mali ako. Sa next time, pag bumili ako ng ganito, paggagawa ako, hindi na ako mag... Kailangan pipiliin ko talaga yung tumatayo na. Charo. Tumatayo na. Ibang tayo, ha? Guys, tanggalin natin itong sa gitna. Kasi mamaya, pag naluto na natin yung mga, yung ano natin, yung beef, yan o. Kasi ilalagay natin dito. Tanggalin yung mga seeds na andito. Yan. Kunti lang pala siya nasa. Yan o. Like that. Tapos ito naman. Ano kayong gagawin ko? Kasi ilang 1 week na rin ito mahigit nandito sa ref. So, kailangan ko talaga siyang lutuin, guys. Para
Ayan guys, ikakat natin ulit to. Ayan, tigas mo ha. Ayan, yun o. Hindi tayo siya tumatayo. Maanghang yun sa mata ko. First time ko lang itong gawin to guys. Matagal ko na itong, yung una pa lang ako dito, nakikita ko to siya sa isang vlogger din na pinapanood ko lagi. Tapos, nabibake din siya na ganito. Yan. Tapos sabi ko, try ko kayang gawin. Pero, umabot na ng ano, mag 1 year na lang ako dito, hindi ko pa nagawa. Kaya ito. Kaya, sabi mo, tanggalin. Nahugasan ko na siya, pero nabi ko, tanggalin yung ano niya. Yan. Lagay ko lang dito. Guys, ito guys, magagamit nyo pa to. Kaya huwag nyo itong itapon. Pwede pa rin ito magamit. Yan o, tanggalin lang to. Yan. Ihalo nyo lang to sa ano nyo, sa pag ano ng beef. Paggisa ng beef. Yan lang guys. Kaya hindi sayang. Kasi mahal kaya nito guys. Kaya, hiwain na naman natin to na maliliit. Pa-score lang. Anong gusto nyo? Basta maliit siya. Yan guys. Diba? Nagamit nyo pa. Yung iba naman, tinapin nila agad to. Yung ganitong natira. Pwede pa naman siya. Ang mahal nito, parang dalawa ata, $5. Ganun. Itong dalawa, $5. Naarala ko pa. Guys, dito naman tayo sa isa. Bayan. Masarap to pag may ano ako, yung seasoning na magic sarap. Kaso hindi kami nakapunta pa sa Asian store. Sa Asian store ko lang talaga mabibili yun. And guys, hanapin natin matapos sa paghihiwa-hiwa nito. Ang next natin dito is yung beef na hindi ko na kailangan hugasan yun kasi okay naman yun, malinis naman yun, nakabalot siya sa ano. Ayan. And guys, painitin ko muna at saka mag ano muna ako mag ano, bake ng 350. Sabi nila 350. Sabi nila 350. So, hindi, kasi mahina yung ano ko, mahina yung temperature ng ano ko, yung oven. So, gawin kong 360 talaga. Let's start. Yan, guys. Yan. Ay, ouch. Ano na yung kanin ko? Yan, kulang pa yung kanin ko. Masunog yung kamay ko sa ano. Yan, guys. Yan guys, lagyan ko lang siya kunting na kunti na ano. Kunti lang. Ay, mabasa pa yung ano ko. Pero pwede ko naman hindi siya lagyan ng oil. Pero gusto ko lang. Kasi gigisa ko po yung ano. Yung onion and garlic. Basa pa yung ano ko. Exciting. Yan guys. Nagyan ko na ng mantika. So, unahin ko muna ito. Ano? Ito. Garlic. Inuna ko lang ito. Hindi ko yan siya lulutuin masyado. Hinaan na natin yung apoy para hindi siya masunog. Bali guys, ito na yung pang dinner namin. Nagmaga akong gumawa. Para mayainitin ko na lang.
Tapos yan guys, ilalagay na natin tong garlic, tong onions. Nahalo ko yung ano. Okay lang yan. Onion na naman. Umaya ko pa to ibibake pag ano na. Yan. Parang tama lang yung onions natin sa dalawa. Malaki naman siya. Yun guys, ang susunod natin is itong bell pepper. Yan. Ganyan lang guys, ang isusunod natin dito is yung beef. Yan guys, di natin kailangan ano kasi kailangan pa natin ilagay itong beef. Sarap talaga pag may ayuda. Ayuda ng kaibigan namin. Si Ate Edith. Nagpa-vlog din siya kaso hindi niya maasikaso yung vlog niya kasi ano guys, nagtatrabaho kasi siya. Ano ba yan? Marunong pasensya na kung nalilito kayo sa buhay ko. Yan. Guys. Masarap pag may mga kaibigan ka dito. Pero hindi lahat ang kaibigan mo ay mabait. Meron din trinder plastic ganyan, pero buti na lang mga nakilala kong may dalawang kilala kong Pilipino dito na sobrang bait nila. Si Ate Maribet din magbibigay din yun ng ayuda sa akin kaso nga lang hindi pa kami nakapunta, hindi din siya pwede makapunta dito sa itirahan namin kasi nasa trabaho siya. Guys, malayo pa to sa katotohanan maluto. Kaya, mini-medium ko na lang yung heat niya. Yung apoy. Yan. Mamaya ko pa to siya titimplahan pag nag-brown na siya lahat ng yung karne. Guys, maglalagay lang ako ng chili. At pepper. Magic sarap ang inalagay dito. Ano ko? Kailan ba kami nakapunta? Para makagawa ako dito. Kasi itong ano kasi, seasoning na nabili namin. Ayoko niyan. Tapos ito kasi guys, garlic scallion. Lagyan ko lang nito. Hindi ako sure. Pero munti lang. Yan, tama na yan. At
Itong Kikuman, guys, masarap to siyang, ano, uyo. Ano to siya, hindi siya ganong, hindi ka tulad sa Silver Swan na ganon, yung maalat na maalat talaga. Kaya, gustong-gusto ko rin to. Okay lang kung maramihan mo. Yan, ano yun. Pero hindi siya gaano pag mag-ano ka, mag-adobo ka gamit ang Kikuman na soy sauce. Hindi siya gaano, ano talaga, yung dark, yung pagka-black niya. Hindi katulad sa, ano, sa Silver Swan, mga datok puti, ganyan. May ano din ako, Silver Swan ditong soy sauce. Tapos, lagyan ko lang siya nito. Ano siya eh? You know, seasoning. Ito talaga, ito yung una kong, una naming nabili na seasoning. Kaso, siya naman pumili nito eh. Hindi ako. So, nag-try lang. Yan lang. Dami ko lang nilagay, diba? Na seasoning, mga seasoning, seasoning. Ay, dalawa lang pala. Itong ano, scallion. Ito yan. Pero tulad ng sinabi ko, mas masarap yung magic sarap nito. Titikman ko to mamaya kung tama-tama ba ang lasa kasi yung Kikuman hindi naman talaga ano, maalat. Yan guys. Medyo okay na siya. Medyo okay. Okay na siya para sa akin. Total, ibibake pa naman siya eh. Tapos, may kanin ako dito natira namin simula kaninang umaga. So, ano natin. Lagay natin dito. Kulang pa po yung kanin na ilalagay natin. Dagdagan pa po natin to. Pwede rin po ninyong hindi lagyan ng kanin. Na walang kanin din. Ganun lang. Yung mga beef lang, yung mga ingredients na lang dito. Basta kung hindi kayo nakakanin. Pero mostly, nilalagay talaga nila ng, nilalagyan talaga nila ng kanin. Yung kanin ko ay luto na. Kaya, kukuha na ako ng kanin. Sama na yung kanin. Bagong luto yung kanin ko. Yun guys. Okay na lang kasi parang hindi siya ganong magtubing. Ganito lang kasimple guys, gawin ito. Kung may oven lang kayo. Ganyan lang. Ang paper stuff. Okay. Kaya tikman ko muna to kung okay na bang lasa. Yun guys, natikman ko na siya. So hindi siya maalat, matabang pa siya kasi nga yung soy sauce natin is hindi maalat. So lalagyan ko na siya konti ng asin kasi mostly sa pag nagluto ng ganito, pag ginigisa, yung iba nilalagyan nila ng ano agad. Nilalagyan nila ng ano pangalan? Cheese. So ako hindi ko lalagyan ng cheese. Hindi ko muna siya lalagyan dito. Ayan, kunti lang nilagay kong asin. Kasi buo naman kasi yung asin. Kaya matutunaw din yun. Tsaka mga malalaki. Ayan. Mamaya ko na siya lagyan ng cheese. Pag nasa, ano na siya. Nasa bell paper na siya. Ayan, patayin ko na. Ayan guys. May nilagay na ako sa bowl. Ito yung ginamit ko kanina yung may white rice.
may natira pa pala ako doon na yung niluto ko. So, alam ko may tira pa dito sa bowl pag ilalagay ko. Hindi ko naman hindi naman kasya lahat kasi kunti lang yung malalagay. Kaya, yun guys. Ayan. Ilalagay lang talaga natin siya dito sa loob. Diba? Pwede rin itong baunin ni banana pag may trabaho siya ngayon. Pwede niya mabaon to. Ayan guys. Pwede ko pa itong idiin. Yan, tama na yun kasi maglagay pa ako ng cheese ibabaw. Ang problema ko ito, hindi siya tumatayo. Kailangan taga may panangga sa loob pag inano ko na siya, nilagay sa oven. Maliit yung ano ko, spoon ko. Ito pa malalim to siya kasi haba. Ayan. Dito sa gilid. Yan guys. So may natira pa dito. Ganyanin ko na lang magpatabihin. Pagtabihin kasi ang dalawa. Kaso natutumba talaga siya eh. Oh, huwag ka naman sana matumba. Mahuhulog yung cheese niyan. Yan, so may natira pa. Ibabalik, ay, ilalagay ko yung natira na sa ano, pan. Ilalagay ko dito sa bowl. Okay, yan guys. Mag-umpisa na ako mag hihiwa ng ano, cheese. So, wala naman akong ano, ibang cheese. So, ito ang gagamitin ko. Mahirap na pag marami kang cheese. Masisira lang kasi hindi naman kasi kami laging gumagamit ng cheese. Yan. Guys. So, tama na to. Yung iba naman naluto ko, yung natira, pwede pa naman yung makain. Tapos, lagyan ko ulit ng cheese. Lagyan ko na sa bowl diretso kasi may oven naman dito na pwede yung doon na lang sa bowl. Yun guys. Yung ganito. Natunaw naman ito eh. Ayan. Diba? Susod. Yung iba naman. And guys, depende lang sa inyo kung gano'ng karami yung cheese na ilalagay nyo sa inyong, ano, paper stuff. Depende lang sa inyo. Kung ikaw ay mahilig sa cheese, like my husband na mahilig sa cheese, kaya pwede nyo ramihan. Pwede nyo rin ano guys, kung gusto nyo rin na may cheese dito sa ilalim, pwede nyo rin, kunyari, ilagay nyo muna yung cheese or unahin nyo muna yung kunting ano, yung ginisa natin. Tapos sunod nun, lagyan nyo yung cheese dito sa gitna. Pwede rin ganun. Tapos sa ibabaw na naman, lalagyan nyo ulit ng ano, yung ginisa nating beef. So, tapos dito sa ibabaw na naman ganito. Yan, katulad niyan. Tama na to. Yan guys. Bibake ko na to. Kaya ayan na guys. So napatayo ko siya. Sana hindi siya matumba. Yan. Yan guys. 15 minutes lang ang ano natin. Guys.
Naluto na siya, kaso nga lang, natumba siya. Oh my God, yung isa natumba rin. Pero hindi siya gaano, hindi siya katulad sa isa. Kaya guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag kayong pipili ng pag gusto nyong gumawa ng ganito, yung bell paper stuff. Kailangan piliin nyo yung hindi yung flat, yung ano niya, yung puwetan niya. Kasi katulad nito. Katulad yan guys. So, kailangan ko siyang ibalik ulit dito sa loob. Yan. Kaso mainit siya eh. Kailangan ko ng isang ano, tinidor or other ano. Yung malaki pala. Yan, ang init sa taas. May mga bata kasi. Kaya yan guys. Yan, tulad yan. Kailan ko itong anuhin. Kasi mainit. Hindi ko pwedeng hawakan. Yan. Diba? Nasira yung ano ko. Yung pag-bake ko. Yan. Yan guys. Okay lang yan kasi may ano naman. At least, first time ko pang gumawa nito, may ano talaga. Hindi pa ma-perfect. Yan. Yan siya guys. Yung isa okay naman siya. Yan. Diba? Mamaya pa namin ito kakainin guys. Ang aming dinner. Yan guys, magtatapos na ako. Kaya, sana ay mag-enjoy kayo sa aking mga videos at huwag nyo rin kakalimutan na i-like at i-subscribe nyo ang aking YT channel at don't forget to click the bell button below para update kayo sa mga videos ko. Thank you so much! Bye-bye!